Hello everyone! It's already 5:30 PM Wednesday. So let's go to Alaminos City for our Holy Week vacation. Ayan, so alam nyo naman, diba? Pag sinabi nating Alaminos City, the home of 100 Islands and one of the famous tourist attractions, alam nyo na ang 100 Islands. So, please enjoy watching our video. Good morning, everyone. It's Monday, Thursday morning. And we are planning to have a rest muna before we go to Lucca Park mamaya. And then, mamaya manunod din po kami ng ants. Sabi maganda daw yung ending nun. Movie marathon time! So, pinapanood na namin yung Ants. So far, maganda yung ending. Nag-enjoy naman kami. Nakaka-touch. Tapos, mamaya, we are planning to play online game, Mobile Legend. Kasi medyo naboboring kami. Siyempre, kasama ko ang aking mga friends. So we're done playing. Let's have merienda. Yan, kasama ko pa rin sila. And we have dessert. Avocado ice cream. It's 250 pesos. Worth it naman. Masarap. Kain! Let's go to Lucca Park for yung tinatawag nilang pantalan. So dito, maraming tao ngayon kasi start po ng Holy Week. Puno ang parking area. Ayan, kung makikita niyang daming tao. At saka marami rin pong nagpapapicture dito. Dito po yung daungan ng mga turista after nilang mag-island. And then here, may mga nagbibenta po dyan ng mga seafoods. Ayan, dyan sa gilid po dyan. So maraming magagandang area dito sa Lucca Park kung saan pwedeng mag picture taking. Ang daming tao. And then dito po bilihan ng mga street foods. Dito naman pwedeng magpa-picture. Ayan. And then ito po yung tourism office. And going to parking area. At dito pwedeng mag-stay kung may vacant table. And then, here naman, mga street foods sa mga mahihilig dyan. Good morning! So, it's Good Friday. And this is my second day dito sa Home of 100 Islands. Ang sarap ng tiyempo niya, umuulan. Hindi nakakaitim pumunta ng island. On our way to 100 Islands! Walang makakapigil sa atin, so samahan nyo kami! And by the way, kasama pala namin ang Jammy. So meet our friend Jammy, kasama niya po ang kanyang family. At syempre, kasama namin si girl para mag visit ng island today. Sobrang dami ng tao ngayon. So, habang naghihintay kami, ayan, parami ng parami ang tao kasi kailangan po mag-register. Syempre, kailangan nating i-follow din yung mga health protocols like presenting our vaccination card. And then, kailangan din nating sumunod sa mga rules and regulations ng Tourism Office ng Alaminos City. So, here, on our way to different islands. The Jammy girl. Hello. Oh yeah, so feeling pogi. Wow. Oh, di ba? Akala mo ah. Oh, saya ka, saya ka, girl. So, sana mag-enjoy ang aming friend with her family. Ayan. So, hindi masyadong mainit ngayon. Thank God. Masayang mag-visit ng mga islands.
hindi nakakaitim. Minsan kasi problema yun ng mga turista, kapag masyadong mainit, syempre nakakatamad mag island visit. At saka lalo na pag mataas yung temperatura, hindi nakakatagal yung mga turista sa sobrang init. Banana boat activities, mga gusto kong ma-experience, meron din po. So, first destination, Quezon Island. Isa sa mga sikat na islands po ito dito sa Alaminos City na talagang dinarayo po ng mga turista. Meet Ate Lorna, halo-halo for sale, 50 pesos. She also have nilagang mais and mani. Burger. Ayan. For only 50 pesos. Sobrang sarap. Ayan. So, maraming turista. Syempre. Kain po tayo. Halo-halo. Burger. Let's take a break and enjoy this vacation. Tara, samahan niyo kaming maglibot. Diyan lang kayo. So, pwede kayong mag-picture dito, guys. It's free. Lahat ng gazebo, puno. At saka, kung makikita nyo po, puro mga videos na lang po ito kasi nag-enjoy po akong i-focus yung mga importante pong ilalagay ko sa YouTube. Ayan. So, welcome to Quezon Island. Ang daming tao, puno, as in. So, actually, may nag-a-announce pa nga na pagdating mo sa Quezon Island, sasabihin nila na wala nang gazebo na available. So, if you want magkaroon ng space, pwede din naman, hindi nila yun ipinagbabawal. Kunwari gusto nyong maglatag, it's okay. Ayan. So, we're done na sa Quezon Island, on our way to Marcos Island. Ayan. So, kung mapapansin nyo po, hindi po kami nag-stay sa isang island. It's because our friend of mine, Jamie, and her family decided na mag-island hopping. So, meaning, pag island hopping po, lahat ng request nyo as guest, igagrant yon ng boatman at saka syempre, mag-additional ka ng 1,000 pesos. Ayan. So, nandito kami ngayon sa Marcos Island. And marami pa kaming gustong puntahan. At saka, maganda ang island hopping. It's because pag nagsawa ka na dun sa island na pinuntahan nyo nung una, pwedeng lumipat ulit. Ayan. So, please enjoy watching our video. So dito, ayan, pila po yan para mag cave diving. So as you can see, naka life vest po kami lahat. It's because bawal daw pong mag dive kapag hindi po naka life vest. Ako, hindi ako nag dive, nag video na lang ako. Ayan. So enjoy dito, ang daming nakapila. Yun lang, pag ganitong Holy Week, talagang pila talaga, ang daming tao. At saka, syempre, tis-tis din at darating yung time na ikaw na rin yung lulundag. Okay? Hello! So, ayan, we're done na sa Marcos Island. Ngayon, we'll go to Lopez Island para mag-lunch. So sa Lopez Island, dito po tayo nagkakaroon ng activity like zip line.
So, sa mga gusto pong mag-zipline, it's 100 pesos pag sa Quezon Island. Meron pong zipline doon. At dito sa Lopez, meron po silang zipline na worth 250 pesos. Ayan. Sobrang init. So, dito po yung zipline. And ito po yung view. Pag nasa may area ka po ng zipline, ang tawag kasi namin dito sa may ano, sa may area ng zipline, parang ano kasi siya, Eiffel Tower pag makikita nyo po. So maganda yung view dito, mahangin pa. So I suggest pag magzipline kayo, magdala kayo ng cam or any gadgets po na pwede nyong i-bring para ma-video po yung yung views dito. As in talaga maganda siya. Makikita mo yung mga iba't ibang islands pa. Hindi lang yung mismong sa may view ng may zipline, pero meron din sa left and right and at the back po ng tower kung saan ginaganap po yung zipline. Ayan, si kuya nag-zipline siya, pero ako nag-video na lang ako kasi takot ako mag-zipline. Takot kasi ako sa ano, sa heights. Ayan, medyo hindi nasanay, pero lakasan mo lang yung loob mo. Kasi kung hindi malakas yung loob mo, malamang hindi ka makakapag-zipline. So kung handa mong isugal yung buhay mo, go, why not? Ayan, so going to Quezon Island po yan. Okay, so dyan lang po kayo. We're done here sa Lopez Island. So on our way to Children's Island. So sa Children's Island po, dito po yung activity ng kayak. Sa mga gusto pong mag-kayak at mag-cave visit, meron din po dito. Sa Children's Island. Ayan po, welcome to Children's Island. Sa mga naghahanap po ng souvenirs, meron po ditong nagbebenta. Hanapin nyo lang po si Ate Andrea, makaka-discount po kayo dyan. Ayan po, may mga nagkakayak po. And of course, priority din po ito ng mga turista na i-visit itong island na to. It's because talagang mag-enjoy yung mga kids dahil hindi gaanong malalim yung tubig. At kung feeling mo yung height mo pang kids, so why not to visit this island, di ba? So sa mga hindi po nakakapag-subscribe sa aming YouTube channel, please subscribe na po. Thank you. And may mga videos na rin po kami. Marami na po sa Chrisly TV. Ayan. So we're done na sa Children's Island. Ngayon naman, we visit the Cuenco Cave. Ayan. So this is our last destination po. It's because pagod ng mga bata. At syempre, pagod na lahat. So dito, pwede kang mag-picture-picture lang sa cave. Ayan. Ang kagandahan dito, makikita mo yung mga rock formations talaga. Nakaka-amaze. So kung makikita nyo din po, pwede din pong mag-swimming kung gusto nyo. Ayan, dyan sa baba po. So ito po yung mga rock formations. So binidyo ko po. Sana hindi po kayo mahilo. Dawi po akong mag-video. Ayan. So it's more fun in the Philippines, most especially here in Alamino City, the home of 100 Islands. So this Holy Week, nag-enjoy po ako. At saka talagang makikita nyo din po sa aking video na napaka ganda talaga ng 100 Islands. So sa mga hindi pa po nakakapunta dito, please mag-book kayo or i-visit nyo to. Kung ayaw nyo po ng Holy Week, pwede din po sa mga ibang araw. Ayan, napakaganda po. And I suggest mag-island hopping na lang po kayo. Kasi may experience nyo yung talagang island visit na swak sa budget at saka mapaka-wow talaga kayo. Ayan. So
So pauwi na po kami dito. Salamat po sa lahat po ng nanood ng aming video. And of course, salamat din po sa aming boatman. At saka syempre sa nag-assist sa amin. Ayan, thank you.